na sa inyo yung mga katagang. Stop! Nakabayan ko. Umayos kayo, pipindutin ko yung vibrator. Sino po ba nakakaalala sa inyo? Eh, malamang sa malamang, ito pag-uusapan natin to, very related po sa inyo. Sikat to sa stop, pipindutin ang vibrator, pag-aari ko umundo. Abay, mga kababayan ko, matindi po ito. Pero yun nyo po, eh, walang iba kung ang ating pinakapaboritong pastor na si Pastor Kiboloy ang nagpauso ng mga salita na yan. Ngunit mga kababayan ko, abay, may humamon! Dito kaya Pastor Kiboloy at pag-aari niya rin ang sanlibutan, mga kababayan ko. Abay, matindi to, mga kababayan ko. Panoorin natin, mga kababayan ko, ha? Doon kami kaya? Oo, oh, wala naman siya amat eh. CBDC eh. Eto mga kababayan ko, nahuli sa BGC. Nahuli sa BGC itong Tulongges na to, mga kababayan ko. Nahuli sa BGC itong Tulongges na to, ha? At dahil lang sa CBT, mga kababayan ko, pinagbabawal po yun. Research mo? Noon pa man ako kang gumagamit? Oo. Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pag-ising ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. Antindi nito, mga kababayan ko. Tingnan niyo yung sasabihin niya sa bandang huli, ha? Sinabi ko, hindi lang pwede huli. Because under the law, ha? Under the law of God, sa Bible. Ay, nasa Bible na siya. Bible. You cannot touch me. I am God. I am Jesus Christ. Huh? You're not son of God? Yes! No. Siya na lang po ang bagong son of God. Siya na lang po ang bagong son of God, ha? Oh, I am God in flesh. Siya daw yung God in flesh. Parang sinabi ni Kibuloy din yan. Ha? I am untouchable. Ha? Kasi ano ang sabi? Pero saan sila niya? This is illegal. Kasi? You have nothing against me. You cannot touch me. Hala ka! I am Jesus Christ. Sir, lahat kayo, lahat ng kaluluwa niyo akin. Yari ka, Pastor Kiboloy. May katapat ka na. Pati kaluluwa mo sa kanya na daw, Pastor. Mag-ingat ka na, Kiboloy. May katapat ka na. Eh, balita ko, sumagot daw po si Pastor Kiboloy dito, mga kababayan ko. Sumagot daw po si Pastor Kiboloy tutukol daw dito, ha? Mga kababayan ko, sa hamon ito. O, panoorin natin. Wala akong religion. God lang, God. God lang, God. Tuloy. Sumagot si Kiboloy dito, mga kababayan ko, ha? Wala akong religion. Nanay si Kiboloy. Nanay ko. I am the law. Bakit hindi godly? Ako nagde-decide, hindi kayo. Ingat. Ang galing, ha? Well, I am the law. I am the way. Lahat kayo dadaan kayo sa akin. Ang galing, ha? Talo pa si Kibuloy, ha? Ito, debunk natin sila. Para makapunta ng langit. Bakit po kayo didebunkin ako na kayong katotohanan? Sige, buloy naman ito, ha? Ako ang daan at ang buhay. Isay ko yung sinasabi, ha? Pansin ko lang, isa kayo na sinasabi. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Nanay ko, I am the law. Bakit hindi godly? Ako nagde-decide, hindi kayo. Ingat. Well, I am the law. I am the way. Lahat kayo dadaan kayo sa akin para makapunta ng langit. Bakit po kayo didebatihin ako na kayong katotohanan? Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ata
malapapanahon yan, ha? Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatiin yan? Ayaw the way. Pag hindi kayo tumahan sa akin, hindi kayo pumunta na langit. Kahit anong pang gawin yung pantatang pisaw yan. Paano ko kayo didibatiin yan? Ako may ari ng kaluluwa niyo. Ako may ari ng salibutan ngayon. Magdidibati ako sa inyo mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo. From Tita Ami Campbell, delusional. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko-surrender at magsisi na kayo at iwan ang sentensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng masalita ng aking ama. Ayan. Okay, mga kababayan ko. Ha? Yung unang, yung kalbo na humarap doon, mga kababayan ko, gusto ko lang liwanagin, ha? Yung kalbong humarap doon, mga kababayan, no? Ano 'yun? In possess ng ipinagbabawal na gamot. Pero si Pastor Kimbolo, hindi ko naman sinasabing in possess ng pinagbabawal na gamot, ha? Just want to be clarify, no? Bakit ko nilabas 'yun? Tapos nilabas ko 'to, mga kababayan ko. Kung uunawain niyo yung punto ko dito, mga kababayan ko, napakadali na sabihin na pag-aari ko kaluluwa mo, pag-aari ko yung mundo, pag-aari ko lahat. Lahat na, pag-aari mo, ganun lang yun. Diba? Lahat na, pag-aari mo. Diba? Kung hindi ka dadaan sa akin, sabi niya kasi hindi ka dadaan sa akin. Pero nagulat ako eh, hindi ka dadaan sa akin, hindi ka makakarating sa ama. So, okay, this is very, very delusional. Sabi nga ni Tita Amy Campbell, no? Delusional. Why? Mga kababayan ko, can you imagine? Si Pastor Kiboloy said, na hindi kayo dadaan sa akin, hindi kayo makakarating sa Ama. Let's talk about the Bible, ha? Hindi kayo makakarating sa Ama. Paano makakarating sa Ama ang pananampalataya kung dadaan kay Kiboloy? Mga kababayan ko, 'di ba ang tunay na daan at ang katotohanan? Sabi nga sa Biblia, John 3:16, I am the way, the truth, and the light. Patungkol kay Kristo, yung John 3:16. So you mean, Pastor Kiboloy, ikaw ang tinutukoy sa hula ng John 3:16? Huh? Abay, ikaw pala si Kristo. Oh, literally. Sabi niya, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatiin yan? Ayaw the way. Pag hindi kayo tumahan sa akin, hindi kayo pumunta na langit. Oh, yan ang malaking kasinungalingan. Pero oh. Kimang mga kibaysa. Nasaan na yung mga Kiboloyans na followers ko? Oh, kahapon, dinidebate nyo ako. Di sinubukan nyo ako dito. Di pabulaanan nyo to. Diba? I am the way, the truth, and the life, sabi niya. So, Kiboloy said, he is Jesus. He is the Messiah. Mga kababayan ko. Kahit anong pang gawin yung pantatampisaw yan, paano ko kayo didibatiin yan? Ako may ari ng kaluluwa nyo. This is very impossible, mga kababayan ko. Let's talk about the Bible, ha? This is very impossible. Ang nagmamayari ng kaluluwa natin ay si Jesus. So, ibig sabihin mo, Pastor Kiboloy, ikaw ang nagpasa ng krus at nagpakapako sa krus para tubusin ang kasalanan ng mga ng lahing Pilipino? Ay, ng lipi ng tao? No, correction, mga kababayan ko. So, you mean, Pastor Kiboloy, ikaw ang nagtubos ng kasalanan at nagpakapako sa krus para tubusin ang kasalanan ng lipi ng tao? Oh, andito kami mga Kiboloyan. So, ayan, that very good. You're here. Tama yan, andito kayo. O, nakikita nyo kung gano'ko kinakausap tong leader nyo, ha? Tama ba na sabihin maniwala kayo na si Kiboloy ay si Kristo? I think, mga kababayan ko, Kiboloy is a false prophet. Oh. Diba? Ako may-ari ang sanlibutan ngayon. Oh, paano niya magiging pag-aari ang sanlibutan? So, ibig sabihin nito, tinabla mo si Kristo tapos ikaw na ang Diyos Ama? Abay, delusional nga talaga ito.
ay, ma-debunk natin, mga kababayan ko, ha? Tandaan nyo po, mga kababayan ko, ang tanging nagmamay-ari ng kaluluwa natin at ng tumubos ng ating mga kasalanan ay si Kristo. At ang tanging may-ari ng sanlibutan ay ang Ama. Kapag sinabi ni Kibuloy na dadaan ka sa Kanya, mga kababayan ko, dadaan ka sa Kanya para makapunta sa Ama, ay kasinungalingan yon. At kapag sinabi ni Kibuloy na sa Kanya sanlibutan, kasinungalingan pa rin yon. Dahil kahit kailan, mga kababayan ko, si Kibuloy at ang Diyos Ama ay hindi pwedeng maging iisa. At si Kibuloy at si Kristo ay hindi pwedeng maging iisa. Sabi nga sa Revelation, mga kababayan ko, in the last days of the earth, maglalabasan ang mga bulaang propeta. Na magpapakilalang sila ang magliligtas. Subalit, mga kababayan ko, ang sabi doon, maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kapatid, to be honest, ha? Makinig kayo, mga taga, mga Kibuloyan, sa hindi po Diyos si Kibuloy. Tao rin siya, mga kababayan ko. Mga nagsasalita at nagsasabi na siya daw ang huling misaya. Tuloy natin. Magdidibati ako sa inyo, mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Parang baliktad po ata, Pastor. Parang baliktad po ata. Paano po paano ka mananalo kay Lucifer? Eh, yung teaching mo pang Lucifer. Diba? Nag-proclaim kayong Diyos eh. Na siya ay ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko-surrender at magsisi na kayo at iwan ang sentence ninyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Salita ng aking Ama. So you mean, your point is ikaw si Kristo at Ama mo si Ama mo ang Diyos Ama. Huli na naman siya dito. Ayan ha, huling-huli, di ba? Huling-mahuling-huli. Ewan ko na lang kung may makikinig pa dito, ha? Tuloy natin. Kibuloy na ba? Oto. Ay, to. Mga kababayan. Ito, maganda to, mga kababayan ko. Ah, maganda to. Ito, pag-uusapan natin. Mga kapatid. Maganda to, mga tanong na to eh. Ayan ha, makinig kayo ha. Yung susunod na tanong nito, i-debunk ko rin. Oh. Ito, mga kababayan ko. Pakinggan nyo mabuti, ha? Kay ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko-surrender at magsisi na kayo at iwan ang sentence ninyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Ayan, ha? Yung mga Kibuloyans dito, ha? Naliliwanagan na kayo, ha? Mga kababayan ko, partida, hindi pa ako humahawak ng Biblia. Abay, pag humawak ako ng Biblia dito, sisitas talaga ako ng talata, mga kababayan ko, at magkukurbata ako, magtatanggal lang ako ng salamin ko, magtatanggal lang ang sombrero. Ay, magtotoksido lang ako, mga kababayan ko. Pag sinitas ko talaga yan, mga kababayan ko, matindi. Ay, pag sinitas ko lahat sa Biblia ang sinasabi nito ni Kibuloy, lahat ang sinabi niya, pabubulaanan ko eh. Kasi mga kababayan ko, can you imagine that he said and he's proclaimed that he is Jesus? That's too impossible. No, hindi magkakatawang tao ang Diyos na si Jesus na si Kibuloy. Dahil walang nasusulat sa Biblia na pangalan ay Kibuloy. Let's face the reality, mga kababayan ko. Lahat na nagki-claim na sila ay lahat na nagki-claim ng maling false information na nagpapakilalang propeta ay matatawag nating cool. Mga kababayan ko, cool. Cool talaga sila. Mga kababayan ko, to be honest, napakalamig talaga itong mga cool. Cool nga eh. Cool to. Mga kapatid, di ba? O, dakdak ng dakdak, wala naman sinisitas. Oy, kumalma ka. Kapatid, maaga pa. No, bago tayo magsitasin, ako'y opinyon ko lamang ang aking sinasabi dito. Makapag sumitas ako ng Biblia at pumila at sumitas ako ng Biblia at magbasa ako dito nang tumayo ako sa harapan mo, ay hindi mo kayang tindigan yung kapatid. Ako'y nag-uopinion pa lamang. Hindi pa po ito pakikipag-debate. Ha, sa mga Kibuloyans. Ha? Saan kayo? Sige nga po. Magbasa po kayo ng Biblia dyan. Maghanap po kayo. Sige nga po sa mga Kibuloyans na nandito. I challenge you, every one of you. No? I challenge you, mga kababayan ko. Magbukas kayo ng Biblia. Isa-isahin niya yung pahina kung may makikita kayong Kibuloy.
Meron ba sa Biblia na nagsabi na sasanib, magkakatawan tao si Jesus kay Kibuloy? Meron ba? Mga kababayan ko, meron po bang nasasabi? Mga kababayan ko, mga kapatid, oh my brothers, sisters in Christ, meron po ba nasasabi sa Biblia na meron pong pangalan na Kibuloy na nakalagay at nakatala sa Biblia? Kung meron pong nakatala sa Biblia, magde-delete po ako ng channel ko. Ah, pag merong nakalagay na pangalan ni Kibuloy na sasanib at pagkakatawang tao si Jesus bilang si Kibuloy, sige po, magde-delete po ako ng channel ko. Bakit ko po ang lakas ilaban yan, mga kababayan ko? Dahil sa Biblia po, mga kababayan ko, wala pong pangalan na Kibuloy. Ang meron lang po doon, mga kababayan ko, ay kayo ay mag-abuloy. Wala pong Kibuloy. Ang liwaliwanag ng talata sa Biblia na sinasabi doon na kayo ay magbigay at mag-abuloy. Pero wala pong pangalan na Kibuloy. O yan, para malaman ninyo ha, mga kababayan ko. Hindi pa po ako sumisitas ng Biblia nito. Yung mga nababasa ko pa lang po ang sinasabi ko sa inyo. O, mga kababayan ko, tuloy natin. Kasi yung mga sinabi ni Jesus, yan na ginagaya niya. Kung anong sinabi ni Jesus, kasi kung wala naman alam sa Bible, di mag-deceive not ka talaga ng tulad ni Pacquiao, di ba? Totoo naman, mga kababayan ko eh. Ngayon, tatanungin ko po kayo, tama po ba yung sinasabi ni Pacquiao? O, tuloy natin. Ito ha, may tanong po ito. Ito, tanong po ito kay Kiboloy ng isang netizen, mga kababayan ko. Dakdak ng dakdak, eh, wala naman sinisitas, eh, magbasa ka ng Biblia. Abay, ako'y nag-uopinion pa lamang. Hayaan mo sa Semana Santa, magbabasa talaga ako ng Biblia. Bumulat ako ng tao. Abay, abangan nyo yung live ko, mga kababayan ko. Ngayon pa lamang, nakikita nyo na dinedebang ko po yung mga sinasabi ni Pastor Kiboloy. Mga kababayan ko, sa Semana Santa, pabubulaanan natin yan. Ngayon pa lamang, mga kababayan ko, ha? Mga kababayan ko, ha? Ngayon pa lang. Mga kababayan ko, ito na po. Ito, may tanong pa kay Kiboloy, mga kababayan, panoorin natin. Kiboloy na ba ang name? Since from Gab, Ina, Ariel, and Facebook, Kiboloy na ba ang name ng Diyos ngayon? Ayan, tinanong po si Pastor Kiboloy, mga kababayan ko. Ito, tinanong po si Pastor Kiboloy, ha? Na Kiboloy na ba ang pangalan ng Diyos ngayon? Tignan niyo po kung paano lulusot si Pastor Kiboloy dito. Tignan niyo po kung paano lulusot si Pastor Kiboloy, no? Nasabi ko lang po, tignan niyo po kung paano lulusot, ha? Tignan niyo po, hindi siya makapagsalita, nag-iisip. Tignan natin. Makibuloy man o Jesus Christ? O, mapakibuloy man lang daw o Jesus Christ. Ang importante daw, yung mga salita ni Jesus Christ sinusunod natin. Ang salita daw ni Jesus Cristo ang sinusunod natin. Sunod? Kahit ano itawag nyo sa akin, God, Son of God. God, Son of God? Servant of God. Servant of God? Slave of God. Slave of God? Kahit ano pa itawag ninyo, ang importante dito, ang mga salita ni Jesus Christ ay nasusunod. Yun ang patwiran mo? At nagsisi ang tao sinusunod yung mga salitang yon. At loyal ang tao sa salitang yon. Ang pangaral ko. Yan ang pangaral mo. False prophet ang tawag sa'yo. Oh, yan ha. Oh, sa mga Kiboloyans dito, pasensya na kayo kung dinidebang ko yung pastor nyo. Kasi meron ako nakikitang irregularities. Bakit? Paano ko nasabi? Can you imagine, mga kababayan ko, tinanong siya, Kiboloy na ba ang pangalan ng Diyos ngayon? Sabi ni Kiboloy, Kiboloy o Heso Kristo o God ang itawag sa kanya. Maliwanag eh, mga kababayan ko to. O, palingan nyo ha. Itawag nyo sa akin, God, Son of God, Servant of God, Slave of God. Kahit ano pa itawag ninyo, ang importante dito, ang mga salita ni Jesus Christ ay nasusunod. At nagsisi ang tao sinusunod yung mga salitang yon. At loyal ang tao sa salitang yon. Yan, loyal ang... Tandaan nyo to ha. Loyal ang tao sa salitang yon. Yan ang pinanghawakan ng mga tao niya na sumira sa salita niya ngayon. Bakit? If he think na tatawagin kitang Kiboloy, okay pa sa akin, Pastor Kiboloy eh. Pero God, never kitang tatawagin Panginoon. Because you are human like me.
Parehas tayo may flesh, may buto. Mga kababayan ko. Mga kababayan, hindi ikaw si Kristo na nagkatawan tao na ipinanganak ni Maria sa sabsaban. Mga kababayan ko, na sinasabi sa talata ng unang tipan na may darating na misaya. Tapos na po ang unang tipan at ang ikalawang new ang ikalawang tipan, mga kababayan ko. Old testimony and new testimony ay tapos na po. Wala pong third testimony at ikaw lang gagawa ata no, Mr. Kiboloy. No? Bilang isang mag-aaral dati ng paaralan na na tumatalakay sa patungkol sa Biblia, wala pong na isusulat doon. At wala pong naupag-uusapan doon na kayo po ay meron pong sinabi sa Biblia na may susunod pa pong misa at magkakatawang tao. Meron lang pong natatalata doon na magpapatunay na sa Pilipinas, mga kababayan ko, na lalabas ang kaharian ng Diyos. Yung sinasabing malayong silangan, which is Philippines. Pero di porke sinabi sa Philippines lalabas ang malayong silangan ay ipapanganak po at magkakatawang taong si Kibuloy. Pwede yun. Mga kababayan ko, correction lang po ah. Kasi if tatawagin po kayong God, eh ibang usapan po yun. That's unethical pagdating sa Bible. Hindi po dapat kayo tinatawag na Diyos. Dapat po ang Diyos ang purihin nyo. Si Kristo ang sundin mo. At ang Diyos Ama ang sambahin mo. Kasi ang tinuturo ni Kristo, mga kababayan ko ah. Ang tinuturo ni Testament. Correction. Thank you for correction, Maria. Ang tinuturo ni Kristo ay sambahin ng Ama, sumampalataya sa Ama. Ang sabi nga ni Kristo, ang sumampalataya sa Ama at ang sumampalataya sa akin ay parehas ng sa Ama. Ni mga kababayan ko, the ending, mga kababayan ko, nagsiself-proclaim tong si Kibuloy na bilang Kristo. If they call you Son of God, God or whatsoever, mga kababayan ko, ano bang tawag niyan basta pinagpapatuloy mo ang salita ng Diyos? Kaso nga, pinagpapatuloy mo ang salita ni Kristo. Ang ending naman, kinukuha mo naman yung role ni Kristo. Diba? Tama ba ako, mga kapatid? Tama ba ako, mga kababayan ko? Diba? Oh. Hindi ka pwedeng tamang sundin yung turo ni Kristo at sundan yung katuruan niya. Pero hindi ka pwedeng maging si Kristo at katumbas mo si Kristo. Meron nga akong narinig eh. Alam mo, sa totoo lang ha, nagsimba ako dati dito. Meron ako narinig na kung si Kristo daw ang kanang kamay ng Diyos at kanang kamay naman daw ang kapatid na ganito, ay hindi po ako magituturing mong anghelyo. Ay hindi po ako maniniwala. Dahil kung sino man, dahil sa Biblia, mga kababayan ko, ang sino man pong magpanggap at magsalita na kayo po ay ganito at katawan tao at nagpasinasay mo na sumanib si Kristo sa iyo. At ikaw ang henerasyon ngayon. Ay hindi ako maniniwala na ganoon. Dahil ang sabi nga po ni Kristo, mga kababayan ko, ang ating Panginoon Diyos ay manggagaling sa hilagang kanla, manggagaling sa isang malayong lugar na pagdating niya ay may dagundong at malakas na trompeta, mga kababayan ko. Kasabay nito ang pagsundo ni Kristo sa mga naniwala at believer niya. Mga kababayan, sabi niya sa Israel yon. Ngayon, mga kababayan ko, paano tayo susunduin ni Kristo? Mga kapatid, nasa Pilipinas naman pala yung nagsasabing si Kristo daw siya. Mga kababayan ko, so ibig sabihin, nasa Mindanao pala nagtago ang Panginoong Jesus, tapos sumanib kay Kibuloy, paano sa ito sunduin ng Diyos? Kasi ang pangako ni Kristo, sa pagbabalik niya, kukunin niya. Mga kababayan ko, ang mga naniniwala sa kanya at iiwan niya sa mundo yung mga hindi naniniwala sa kanya at masusunog sa paghuhukom, mga kapatid, mga kababayan. Tapos ito, ang sabi niya naman, mga kapatid, yun ang pinakamatindi dito, di ba? Ayan ang nakakatakot, mga kababayan ko. Kaya maging mapagmatsyag kayo, mga kababayan. Yan ang aral ko. Ano ba itawag niyo sa akin? It does not matter. Hindi pwede na itawag sa'yo. Dapat sundin mo yung kautusan ng Diyos, hindi yung kautusan mo. Na sinasabi mong kautusan ni Kristo. May kautusan ba si Kristo na pigilan mo na mag-asawa yung mga gustong magkatipan? May kautusan ba si Kristo na magtayo ka ng isang TV network? May kautusan ba si Kristo
na batikusin mo ang gobyerno? May kautusan ba si Kristo na kampihan mo yung isang makialam kayo sa rotation ng gobyerno? May kautusan ba si Kristo na pabul na pagbintangan mo si Lisa? Di ba, tanga kababayan ko, may kautusan ba si Kristo na pagbintangan mo si Lisa na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Eh si Kristo nga hindi nanghuhusga, so ikaw nanghuhusga? Ano yun? Ang galing, di ba mga kababayan ko, napakalupit. Ganyan talaga. Praise the Father. Oh? Ibang klase, mga kababayan. Kaya nga hindi ako naniniwala sa mga statement niya. Kaya yung mga naniniwala kay Kibuloy dito, magsuri kayo, mag-aral kayo. Diba? What matters here is the teachings. What matters here is the teaching. Kahit anong teaching mo, kung mali yan tinuturo mo, maliligaw ang kaluluwa ng tao. Partida, hindi pa ako sumisitas ng Biblia. Kapag sumitas ako ng Biblia dito at nagkurbata ako, yari kayo. That we follow Jesus Christ and His words. By repentance, we receive a new spirit of obedience to do His will no matter what. Ah! That is what's important. Praise the Father. Praise the Father. Diba mga kababayan ko? Saan kayo nakakita ng alagad? Saan kayo nakakita ng servant of God? Saan kayo nakakita ng mga ng pastor, mga kababayan ko, na magtuturo na ano, tandaan na magtuturo na siya ang tagapagligtas. Tandaan niyo to, ha, pagdating ng paghuhukom, mga kababayan ko, kung sa tingin mo dito sa Pilipinas nakita mo tong bakla na to na makasalanan, mga kababayan ko, totoo to, makasalanan 'yan, sabi mo mahuhusgahan, pero may puso at may damdamin sa Diyos. Mga kababayan ko, hindi mo mahuhusgahan. Pero ito, mga kababayan ko, kahusga-husga po kasi. Sa totoo lang, ito talaga kahusga-husga. Paano ko po ba nasabing kahusga-husga, mga kababayan ko? Diba? Paano ko po ba nasabing kahusga-husga? Piruin mo lahat po ng role ni Kristo sa Biblia, ginampanan niya na, mga kababayan ko. Inangkin niya na rin po yung claimants na trabaho ng Ama. Abay, nagtayo ka na ng sarili mong universe. Nagtayo ka na ng sarili mong di ka na lang kaya gumawa ng sarili mong Biblia. Don't use the name of God. Use the Bible of Kibuloy. Diba? Aminin natin, kung mapatunayan natin dito na false prophet to, binasahan natin ang Biblia to, mga kababayan ko, hayaan nyo sa Semana Santa mag-aaral tayo. Magsusuri po tayo, mga kababayan. Mga kapatid, kung tama po ba yung mga sinasabi nito? Total naman po, sumusugod dito yung mga Kibuloyans, eh magkukurbata po ako. Ako po yung magto-quote. Ako po yung magdadamit ng maayos, tapos sisitasin ko po sa inyo yung Biblia para malaman nyo po. Kasi yun ang pinakamaganda eh. Kasi ako, mga kababayan ko, kahit pa paano, mga kababayan ko, nakapag-aral po ako ng theology. Hindi po, kahit kasama ko po doon protestante, kasama ko po doon mga kababayan ko, kahit pa paano, nakapag first semester naman ako. Pero yung ganito po ang gagawin, mga kababayan ko, hindi po ako maniniwala. Mga kababayan ko, yung doctrine niya is kakaiba. Mga kapatid, lahat na nagsasabi na sila ang tagapagligtas at inaako nila ang kaligtasan sa Panginoong Jesus ay mga bulaang propeta. Naniniwala ako sa sinabi sa Revelation, sa huling araw maglalabasan na mga bulaan at sinungaling na mga propetang magpapakilalang tagapagligtas sila. And this is what happened right now. I'm very confident, 101%. This is false prophet. Bulaang propeta.